And good day sa inyo mga Furlovers. In this episode naman ay tuturo natin is about PCCI, registration na loss. So kung na-loss nyo ang inyong PCCI or kaya is nakabili po kayo ng isang purebred na puppies and then nawala nyo ang inyong PCCI, ano ang inyong gagawin? So ito po, malalaman nyo po sa itong video na ito paano nyo po makukuha ang inyong bagong PCCI or paano kayo makakuha ng copy with a PCCI certificate ng inyong pedigree. So let's watch this first. Disclaimer lang po muna tayo ha, ang ating mga video na sinasabi sa inyo, yung pinapaliwanag is based only sa aking mga experience. Sa mga experience ko sa aming pagkikennel dito sa Wong, in 5 years na aming pagkikennel. So disclaimer lang po sa mga nakakaalam ng ibang way. Ito lang pong way na ituturo ko sa inyo kung ano po ang nangyari na na-experience na po namin. So ito lang po yung tuturo ko sa inyo. So ibig sabihin, nagawa na po namin itong procedure na to at nakakapag duplicate po tayo ng ating certificate na loss, or kaya yung ating client is nag-request kasi na-loss po nila ang kanilang PCCI pedigree. So ito po ang ating first na dapat gawin. Ikaw po ang owner mismo na walang PCCI certificate, ang kailangan mo lang pong i-download ay ang affidavit ng PCCI. So PCCI affidavit po ang inyong first na da-download. Meron po tayong website na pwedeng i-download ang PCCI. So sa kanilang website, meron din po sa may forms side ng kanilang website, da-download nyo po ang affidavit doon. So secure nyo lang po and then fill up nyo po ang kanilang PCCI form. So yan, upon ma-download na po ang ating PCCI affidavit. So ito po ang itsura niyan. So ayan, so i-fill up nyo lang po itong form na ito. Siyempre number one, yung name and address nyo po. And then yung breed ng dog. Ayan. And then siyempre kung ano pong kailang ang nawala nyo. So PCCI certificate, so pedigree certificate po yung choose nyo, and then copy, so copy po ng inyong PCCI. So then after that, yung para po lang kayo nag-fill up ng affidavit of loss, kanya lang po, and then no need na rin po ipanotaryo. So as far as aming ginawa, tinanong naman po natin, so no need na pang panotaryo, so hindi na po kayo kagas ng extra. So ayan po, ang cost po nito ng affidavit is 336 pesos. So yan, kung ikaw ang owners, napakadali lang po. So ito lang po, pwede nyo pong siyang i-email kung ang inyong email address is naka-register. So registered ang inyong PCCI email address sa kanilang system. So pwede nyo po siyang ipadala by email lang po. So basta naka-register po yung inyong email address po ha, remember, oh, naka-register po. Yun po yung pagkasi naka-register po doon, yun po yung ginagamit po natin sa pag-apply din ng mga letters at ibang documents na makapag-identify sa inyong kennel or yung pedigree is nakalagay sa kanilang system. So, ganun po yun. If ever naman po na hindi sa inyo nakapangalan, so kailangan nyo po mag-secure syempre yung mga ibang details like name, records, so pwede nyo po yung itanong mismo sa old breeders o pwede rin po sa PCCI mismo. So pwede nyo po silang itawag sa kanilang hotline. So yan, ito po yung mga needs. So po ang i-shortcut ko na lang po para make sure naging basta yung mga basic details po like po yan, mga date of birth, letters, etc. And then ang pinaka-importante syempre ang amount po nito is 336 po, syempre po for the
transfer or yung affidavit, di ba, 336. And then yung supplementary po is 48 pesos lang po yun, 48.16. Siyempre yung transfer ng ownership mismo, kasi since hindi pa po naka-transfer sa inyo, so kailangan i-transfer sa ninyo. So babayaran nyo rin po yung transfer of ownership. So siyempre may mga penalties po tayo dyan. So depende po kung gaano katagal yung member or yung dating old owners, kung hindi po ba siya nagbabayad ng kanilang monthly dues. Kasi or yearly due. So yun, sorry po, yearly due. So may mga yearly due po tayo sa PCCI. So yearly may binayaran po tayo yung membership. So if ever na hindi po sila updated dyan, so kailangan po nilang bayaran yan. Kasi pag hindi po nila bayaran, hindi tayo magpo-proceed sa request ninyo. So yun, dapat po ma-settle po ang lahat ng ito. Po ma-complete po yung documents, paita ko po, kailangan nyo rin po mag-fill up ng membership. So ito po yung membership natin, oh, ito po. So kailangan nyo lang po i-fill up ang membership na ito. So form po ito na downloadable din po sa PCCI. So ayan po, yung basic lang po, yung name, syempre details nyo, complete. And then yung tatlong signature. So ito tatlong signature na dapat yung i-complete tong tatlo. So parang specimen, parang sa banko, di ba po, kailangan natin ng tatlong signature. And then syempre, one by one or two by two picture. So i-attach nyo lang po ito sa membership. So ayan, pwede nyo pong i-send to. Ito po isang traditional way. So pwede rin po kayong gumawa ng ano, syempre pwede pong online. So may online application po tayo sa membership. So pwede nyo pong gawin yan, pero kailangan nyo pa rin mag-provide ng IDs, and then syempre valid IDs na rin. So kailangan nyo pa rin mag-provide ng valid IDs para ma-determine na kayo po yung mismong owner. Ayan, ganun lang po kasimple. So kailangan nyo lang pong mag-fill up po ng membership, and then yung affidavit, and then ito pong next is ang ating supplementary po na tinatawag. Itong supplementary transfer nito is applicable din po to sa mga kunyari po ikaw, kasi possible kasi minsan katulad nung isang client ko yung namatay. So mga supplementary po yung ginagamit po ito na mga authorized na person, so mga manak po ng owner mismo. O syempre kung ikaw ay may asawa, yung asawa yung magiging supplementary mo, and then yung mother mo, and then yung anak mo. So yun, ganun po, may process po yan. So syempre pag dead po yung owner, so kailangan po ng death certificate, so yung mga ibang supporting documents na rin, syempre IDs po ng person. So yun, itong supplementary po ang dapat natin i-fill up. So ito po yung, syempre, pilihan yung ating dog names, and then yung registration, yan. And then ito yung number 2 is yung date po nung transfer. So pwede pong same date para po wala kang masyado ito penalties. So ganun. So ito pong sa ano, madalas na nagkakalituan po tayo rito kasi itong nilalagay nila is yung owner's name. So hindi po owner's name to, new owners po. Kung kanina po ito transfer. So ayan, ayan po yung pipilapan. Remember, so kung kanina po ito transfer, and then yung address, bagong address po ha. And then syempre yung owners mo. Ayan, so kung hindi ikaw yung owner or patay na yung owners, so yun syempre yung authorized po na pwedeng mag-sign. So yung mga first degree, third, second degree na kamag-anak na pwedeng mag-authorize. So kailangan with supporting documents po yan ha. So ganun po yung supplementary, and then syempre yung signature po ng new owners na yan. So yan, yan po yung supplementary na tinatawag. So kailangan po natin pilapan po yan, authorize na. So yan, ganun lang po kasimple ang ating transfer or pag-request ng ating PCCI pedigree once na nawala po siya or accidentally na lost ng inyo. Basta, ayun, pwede po siyang i-request. So, syempre, with syempre, may nakal ang gasos para sa mga ganito. So ito po ang total cost po natin. Syempre, membership, syempre, 828, and affidavit is 336.
Siyempre, transfer scholarship, 560, supplementary is 48.16. Siyempre, yung LBC po, sinasama ko po yan kasi para ma, after na matapos mo yung documents, papadala na po yan sa bahay po nyo mismo. So, yan to. Door to door po yan. So, kung yung address na inilagay yung mga forms na yan, so, doon na po papadala yan. So, siyempre, yung pangalan yung parent, ang process. Procedure nga, so, ang nakalagay po dyan sa sinisingil po nyo sa 150 lang for Metro Manila. Hindi ko alam po sa mga abroads po. So, depende sa location ng gas. So, yan po lahat ng gas po. So, ang total po nyan is 1,922.16. So, itong payment na to is sa pag-request ng new owners to. So, kasama na po ang membership and then transfer of ownership. So, yun lang po ang inyong babayaran. Pero remember po, itong competition na ito, ang computation na itong ating ginawa is only for transfer of ownership. So, hindi pa po dito kung naka-indicate ang inyong babayaran kasi once na kayo ay mag-breed na, may separate po tayo na binabayaran po dyan. So, if ever na mag-decide po kayo mag-bridge na o mag-anak ang inyong mga nabili, for example, is babae siya, syempre, in the futures, mapaanak niyo po yan. So, iba pa po ang cost for this. So, meron ako mga separate video paano mag-transfer ng ownership and then pag-application ng litter registration and then kennel registration, so yung kennel name and then kennel registration, litter, so may FCA pa po yan. Ayun, marami po. Siguro abot yung estimated ko is nasa around 5,000 po yung total cost kung ikaw ay mag-breed na or mag-decide na mag-breed ng inyong mga alaga. So yun, ayun lang po yung basic. Kung may mga iba pa po kayong concern or iba pong question, pwede po kayong mag-comment down below para talakayin po natin yung mga ibang topics na hindi ko pa po na-discuss. So, basta as long na meron po tayong knowledge about dyan, pipilitin po natin gawan po ng video para maintindihan nyo po ang pagka-process with the PCCI. So, once again, disclaimer, hindi ko po intend na magbigay ng mga wrong inputs. So, based only on my experience and then lahat po ng ating mga ginagawang documents, even before lahat ng aking mga videos is based only on my experience. So, yun. Hello, mga Furlovers. I hope na gustan nyo pong ating video for today. So, it's about the lost PCCI registration. If ever na meron pa po kayong videos na gustong i-discuss with the PCCI or any matters or any new topics with our dogs. So, ating pong mga alaga is Siberian Huskies, Maltese puppies, Maltese, and we go with crossbreeds. So, and then the next video ko pala i-discuss ko is what is a crossbreed and mixed breed and then inbreeding. So, watch, stay tuned for that video. So, napaka-interesting video yan. So, i-discuss ko yan sa inyo, sa next video ko. So, if nagustuhan nyo pong ating video, don't forget to like and subscribe para lagi pong updated sa ating mga bagong video. Maraming salamat po and God bless always.